Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6:30 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello, shout out na rin sa inyo. Okay, so pag-uusapan natin itong si Leila De Lima, na may ibang mga kongresista na gusto nang palayain itong si Leila De Lima. At ito namang si Presidente Bongbong Marcos ay nadadamay na rin sa mga usapin nila, no? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? At bago ko ito itatalakay, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? And also guys, follow and subscribe sa aking channel o page Donmar TV sa Facebook rin at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe at follow. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, importante na ma-follow o ma-subscribe ninyo para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos sa aking mga vlogs, okay? Balik na tayo dito. Ito nga si Leila De Lima, itong si yung mga kongresista, itong si Franz Castro at si Raul, no, yung kabataan party list, gusto nilang suportahan sila sa Congress, 19th Congress na makalaya itong si Leila De Lima or i-withdraw yung mga charges sa kanya. Yan ang gusto nilang mangyari. At dinamay pa itong si Presidente Bongbong Marcos na sabi nila kung genuine at totoo yung mga sabi ni Presidente Bongbong Marcos na unity yung isusulong, dapat raw pakawalan itong si Leila De Lima. Oh. Papayag kayo, no? Oh. Mauto tayo dito na dahil raw sa unity ni Presidente Bongbong Marcos ay palayain itong si Leila De Lima. Oh, payag kayo? Ah? Comment kayo ha kung payag kayo. Ako hindi ako papayag. Okay, so basahin natin itong balita. Ito 'yung nakalagay. Lawmakers, ito 'yung binalita ng Philippine Star, okay? Ito yung sinabi 59 minutes ago. Lawmakers have filed a resolution in the 19th Congress urging the Department of Justice to withdraw the remaining charges against former Senator Leila De Lima, who remains detained in Camp Crame for more than 5 years now. So 5 years na pala itong nakadetain, ano? Yung mga lawmakers na yan ay sina Raul at si Franz Castro. Yan, isinsulong nila sa 19th Congress yan ngayon. Okay? So, basahin natin itong kabuuhang storya nito. Okay? Mm. Sabi dito, no? Basahin ko ito, ha? We're filing, ito ay sabi nila Franz Castro at Raul, ha? We're filing this because her jailing is a form of political harassment that has gone on for too long. Representative Raul Manuel Kabataan said, pointing out that De Lima was not permitted to attend Senate session even over the internet. So yan ang rason ni Raul na nag-file sila na palayain ito dahil form of harassment daw ito, ay tinatawag nilang political harassment daw ito, no? Sobra na raw yung pagkukulong ng 5 years kay Leila De Lima. So, pero sa akin naman, hindi nyo na natatandaan na itong kaso ni De Lima ay medyo seryoso ito. Ito ay involved sa drugs. So dapat hindi ito basta na lang palayain natin. Dapat follow pa rin tayo sa tamang proseso tungkol kay Leila De Lima. Di ba? So kung gusto niyong palayain with your powers diyan sa Congress, hindi yan pwede. Pero I doubt if yung mga kongresista diyan ay
papanig sa kanila. Ewan ko kung papanig ba sa kanila yung mga kongresista, pero para sa akin, hindi, para sa akin, hindi rightful, no? Kasi meron naman tayong justice system. Gumagana naman yung justice system natin. So, bakit naman natin i-withdraw ng ganun-ganun na walang basihan, di ba? So, sabi pa dito sa balita, Dilima has been one of the foremost exemplary advocates of justice, human rights, and the rule of law throughout her lengthy career in public service. And Solon also wrote in their resolution. So, sabi nila, na ito raw si Leila de Lima ay na-advocate daw tungkol dito sa justice, human rights, no? Kasi tumutulong rin ito, DOJ ito noon, di ba? So, dapat raw si de Lima palayain dahil dito. Hindi yan. Para sa akin, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kahit ano pong status mo sa buhay nyo, dapat ay follow tayo sa kung ano ang nakasaad sa ating batas, no? Kahit mapresidente ka, kahit dating DOJ ka, kung may kasalanan ka, especially na ito ay tungkol sa drug trade sa loob ng kulungan, no? Kung ano ba yung mga charges against De Lima, this is a serious charges. So dapat pa rin tayo fa-follow sa batas. Kasi kung hindi tayo mag-follow sa batas, oh, it's very unfair sa mga nakulong dyan sa ating bansa ng mga drug charges. Kung palayain nitong si Leila de Lima, hindi makalaya na sila lahat. Okay? So, hindi dapat ganyan. Okay? Hindi dapat ganun-ganun na lang na kalimutan na lang natin yung mga kasalanan ni Leila de Lima. Ito pang sinasabi nila. If the unity of President Marcos Jr. is genuine, this is one way he can show that he can really unite with even those outside of his party, she said in Filipino. Oh, yan ang mga palusot, no? Kung ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay totoong genuine tungkol sa unity na yan, ay palayain raw itong si Leila de Lima. Hindi nyo mauuto si Presidente Bongbong Marcos dyan. Okay? As I've said, itong si Leila de Lima ay involved sa serious na charges, which is itong drugs related na kaso. So hindi yan pwedeng sabihin nyo na magpapasporta kayo sa mga Congress na i-withdraw yung mga charges. Hindi ganun. It's very unfair on the part sa mga nakulong, and it's also unfair on the part sa aming mamamayang Pilipino. Hindi yan ganyan. Okay? So, ayun nga, si Raul, itong kabataan partilista si Raul, at ito si Franz Castro, isinisulong nila na palayain na itong si Leila de Lima. Kayong mga audience ko rito, papayag ba kayo? Ano ang inyong opinion tungkol dito? Diba? I'm commenting, I'm reacting bilang isang ordinaryong Pilipino. Hindi naman tayo judge, hindi naman tayo ganyan kamagaling na abogado, hindi naman tayo abogado, di ba? So sa akin lang, in a simple understanding, base sa ako nagre-represent bilang sa ating ordinaryong Pilipino, sa akin hindi karapat-dapat na ganyan na lang ang na magpasuporta sila na palayain ito si Leila de Lima. Unfair, di ba? Para sa akin yan, ha? So kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react kayo kung anong masasabi nyo na gusto nilang isulong ito sa ito nga ang si Raul at si Franz Castro sa Congress na palayain ito si Leila de Lima. At dinamay pa itong Presidente Bongbong Marcos na kung totoong unity yan, ay palayain mo si Leila de Lima. Huwag mo na kaming bulahin dyan. Okay? Kasi, magiging unfair nga ito sa mga nakakulong ngayon. Kung palayain itong si Leila de Lima, so palayain lang natin yung nakakulong tungkol sa droga. Diba?
Itong si Raul pa naman at si Franz Castro, kung talagang mga matatalino kayo, marunong kayong rumespeto sa batas. Okay? Kung re-respeto kayo sa batas, idaan natin ito sa tamang proseso. Sa karapat-dapat na proseso. No? I know, 5 years na si Dilimang nakakulong dyan. Pero wala tayong magagawa. Ini-investigate pa yan. Oh, meron ngang nag-back out na mga witness. Kung nag-back out man, sige. Bigyan natin yan ng chance na ma-hear ang kanilang side bakit sila nag-back out. Pero meron pang mga maraming charges itong si Leila De Lima. Okay? So, dapat respetuhin natin yung mga judges natin na maghuhukom dito sa kaso na ito. No? So, para sa akin, Presidente Bongbong Marcos, huwag kang magpadala sa mga ganitong mga pinagsasabi ng alam ko naman, itong si Franz Castro at si Raul, anti-Marcos rin yan. Di ba? So, huwag kayong magpadala dyan sa mga kalaban nyo. Hayaan natin ang justice system na magproseso tungkol dito sa kaso ni Leila De Lima. Okay? Kasi, ang kanyang mga charges ay mga malalaking charges ito, tungkol ito sa droga. So, hindi ito basta-basta na gano'n na lang. Dapat itong tutukan at investigahan. Kung ano man ang desisyon ng justice system natin, respetuhin natin. Kung makalaya itong si Leila De Lima, respetuhin natin. Pero if makulong ito na habang buhay, din respetuhin rin natin. Okay? Dapat ganun. Okay? Di naman ako nagmamagaling dito. Ito, opinion ko ito. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Tama lang ba na palayain itong si Leila De Lima? Okay? O, tama lang ba na makulong ito habang buhay si Leila De Lima? Libre kayong mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan. Okay? At, guys, importante na i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan na ganito pala ang nangyari ngayon sa Congress. Meron ng mga kongresista na gustong palayain itong si Leila De Lima. Okay? Like and share ha sa ating mga Facebook at YouTube. And also, you follow and subscribe sa aking channel, sa aking Facebook page, Donmar TV, para lagi kayong updated sa mga balita na pampolitiko na kagaya nito. Okay? So, subscribe and follow. So guys, patuloy nating ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos at mahalin natin ang Pilipinas. So hanggang dito na itong video na ito. Have a great day and God bless everyone.